Trending nga ngayon sa social media, ang ginawang live video ng kilalang broadcaster noon ng ABS-CBN na si Anthony Taberna matapos ng ipamukha sa mga kritiko ng pamahalaan ang mga proyekto ng kasalukuyang administrasyon na nakakamangha at dapat raw ipagpasalamat at purihin ang mga ganito. Ito nga ang diretsahang sinabi ni Katoning sa kanyang live video sa kanyang Facebook. Makikita nga sa kanyang live video, ang buong pagmamalaki niya sa isa sa matagumpay na proyekto ni Pangulong Duterte. Ayon nga sa kanya, sa kabila nga ng maraming batikos sa ginagawa ng pamahalaan, ay hindi nga naniniwala rito, ang kilalang broadcaster noon, ng Kapamilya Network, na si Anthony Taberna. Makikita mo nga rin sa video, ang kanyang papuri at pasasalamat sa proyekto ng Pangulo, na sa tingin niya, ay nagbigay ng malaking ginhawa, sa taong bayan, lalo na sa Kalakhang Maynila, partikular na sa EDSA, kung saan ay nasaksihan niya mismo, ang sobrang luwag ng kalsada, na animo'y hindi niya naranasan, sa karaniwang araw sa EDSA noon. At narito ang kanyang mga sinabi. Dahil sa pagbubukas ng Skyway 3 extension, John, yung Skyway 3. Mukhang nararamdaman na yung luwag sa EDSA. Kasi normally, pagka ganitong oras dito sa EDSA, kung ikaw ay marunong magmura, mapapamura ka. Ano? Natutuwa nga siya sa kanyang nasaksihan, at masaya nga rin siyang ipinakita sa ating mga kababayan, na nasa malayong lugar, lalo na yung nasa abroad, dahil hindi raw talaga kapanipaniwala ang kanyang nakita, na posible raw talagang may solusyon sa matagal na problema, ng araw-araw na traffic sa EDSA noon, na hindi nabigyan ng solusyon ng mga nagdaang mga administrasyon. It's unfair! Akala ko matraffic sa EDSA. Grabe! Nakakainis itong EDSA, sobrang bilis ha, baka ang iniisip ko pa naman, mamaya pa ako makaka-uwi. Wow naman! Wow! Hindi tama ito. Malamang to, kung hindi bukas yung Skyway, nagkakahirap-hirap tayo dito. Oh my God! Nakakatuwa, ito po ay bunga ng infrastructure projects na ginawa ko ngayong panahon na to. Duterte administration Samantala, noon pa man, ay suportado na ni Anthony Taberna ang mga desisyon at pamamalakad ng Pangulo. Ngunit inaamin niya, na binabatikos din niya ito, kapag meron siyang nakitang kapalpakan na nagawa. Sa nangyaring ang pagkakasara ng dating niyang mother network na ABS-CBN, ay hindi lamang niya sinisi ang pamahalaan, kahit kasama siya sa nawalan ng trabaho, bagkus sinabi niya na pinapatupad lamang ng gobyerno ang batas. Mabigat man sa kanyang kalooban, ngunit tinanggap nga rin niya ito, dahil inaamin din niyang may pagkukulang din ng ABS-CBN network sa nangyari. Ayon nga sa kanya, dapat raw marunong tayong mag-appreciate ng magandang ginagawa ng pamahalaan, hindi lamang puro batikos ang ginagawa, lalo na kung makakatulong ng malaki sa taong bayan, at sa bansa. Kaya sa balitang ito, ano ang inyong reaksyon? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon. Maraming salamat po.